yung sistema ng pagkukondisyon namin. Nasa libro ko rin yan. May dala akong libro dito. May dala akong ito. 500 ito, English at Tagalog. Pero kung mag-orderin nyo, ipapadala namin sa LBC, 600. So makakatulong sa ikukombine nyo sa sistema ninyo, malamang makatulong. So kung bakit ako nag-endorse ng Supremo, yun nga, nabanggit ni Doc Jun, dumating sa isang, siguro may 12 taon ng nakaraan o 11 taon ng nakaraan, dumating siya sa farm, may dala siyang chick booster. Sabi niya, subukan isang sako. Subukan niyo ito at kumpara mo dyan sa ginagamit mo. Sabi ko, sige, wala nang mawawala. Tama-tama, meron pa kaming season sa brooders. Dinala ko doon sa baba, sa in-charge ng breeding. Sabi ko, para nalaman natin, magkaedad, isubukan natin ito dito para makita natin. Nalimutan ko na, makalip siguro, lumipas mga 3 linggo, 1 buwan, pinalabit ako, magumuka ulit ako doon. Sir, mas malalaki, mas mabibigat. Sabi ko yung alin, yung sinampo nating na chick booster ng Supremo, ganun ba? So tinignan ko, lumaki nga, inipo ko, puno, mabibigat. E magmula doon, dinesisyonan ko na, dahil alam ko malaking kumpanya ito, Rubina, Gokongway. Hindi matatamali, matagal na sila sa poultry. Maliban doon, ang malaking kumpanya, may resources sila. At ayan, Robinson, Cebu Pacific, Jack and Jill, C2, kung ano-ano. Eh, siguradong maayos yan. So ang ginawa ko, pinalitan ko na yung sa Alpasan, sa range, ginamit namin yung stock developer. And then sa conditioning, yung power optimizer, fortifier. Mamaya, talakayin ko lahat yun, nabanggitin ko. Doon sa range, dati-dati, pag nag-harvest kami, ng mga 6 months, 6 and a half months old, ng iba pa ang pakain, kulang-kulang pa minsan yung haba ng buntot. Pero sa Supremo, nakita ko, 5 buwan at kalahati lang, ang gaganda na ng bagwis. So may umorder sa amin, taga Butuan, si Virgil Intino, tumawag, umorder 2 trio. Sabi ko, wala pa, bata pa, 5 and a half months old. Sabi niya, sir, hindi bale, unang pili naman, pili niyo lang ako na maayos. So pumili ako, pinadala ko sa Butuan. Tumawag, nasiyahan, ayaw maniwalang 5 and a half months old. Akala niya, 7 buwan. Umorder ulit ng 2 trio. Pili ulit ako. Nagustuhan na naman. Sabi niya, salamat. Papalitan ko na yung mga bloodlines ko. Bigay ko na sa tiyo ko. Ibenta ko sa tiyo ko. Umorder pa ulit ng 2 trio pa. So hindi nagtagal. May 3 taon yata ang lumipas. Sumali sa World Slasher. Hindi siya kilala. Ako sa akin nakiusap. Ako nagsasabit ng timbang niya. Umabot sa finals. Tapos napalitaan ko lang nag-champion. So tuwang-tuwa din siya. Kaya magmula noon talagang nag-supremo na rin ang pinapakain. So okay, bago natin conditioning, pili-precon muna natin. Ang sistema namin ng araw, rotation, lalagay namin yung katawan sa pupunuin namin, sobra. Mas magandang pababa. Mahirap mag-condition, nakulang ang katawan, ino-work natin, tapos binubomba natin ang pakain, mas malakas sila kung pababa. Gaya ng mga boksingero, si Manny Pacquiao, overweight pag nag-umpisa, pababa. Ayun, mabilis, malakas. So ganun din ang ginagawa namin sa manok. Pero mga 2 taon nakaraan, bakante yung mga breeding yards namin, umpisa na yung stags, naisip namin doon namin ilagay. Meron kaming, ngayon, 32 na breeding yards, pero nung 2 years ago, siguro 28 lang. Maluluwag, 20 feet by 22 feet, at may carabao grass. Sangkatsaw, 6-7 inahin. Doon namin nilagay yung stag, nilagyan lang namin ang isang babae, inahin, o pulit. Tuwang-tuwa, tumilipad, ang saya. May babae siya, ang lakas kumain. Magalaw. Dinadagdagan din namin ang pakain dahil sa galaw niya. Makalipas lang ng 1 linggo, nilabas namin, inipo ko, putok yung katawan. Tinutok namin sa kapwa stag,
ibitaw namin, namumulok agad. Galit, para bang ang pakiramdam nila, agawin yung asawa nila. Binitaw namin, parang kap pumalo. Sabi ko, ganito, magandang pang-precon. Eh, hindi naman namin magagamit yung breeding yards ng tuloy-tuloy dahil lalo na ngayon, nagkaroon ng early bird, regular season, tapos off-season. Nababakante lang ng mga isang buwan, dalawang buwan, meron na naman breeding. So meron kaming lugar, may tabi ng bakod, nagpagawa kong 17. Hindi kasing laki noon, pero maluwag na rin. Siguro yan, yung itong haba na ito, at hanggang dito, dun, yun ang ginawa namin, may carabao grass, may sprinkler system. Tuwing tatlong yards, bulb lang yung bubuksan para hindi hirap yung taong isa-isa yung titiligan. So doon na namin nilalagay. Medyo magastos, pero magkano man pinupusta natin. So ang bilis ng reaction. Pag nilagay namin doon, sinusuprimentuhan namin ng liberator ng excellence para linisin yung atay, yung toxins, alisin. Toxins, parang lason yun, makabalot o dumi, makabalot sa atay. Ginagamit din namin sa alpasa, sa reins, pumukakatulong pagpula ng mata. So yun ang suplemento nila doon. Tapos pag bago conditionin, 25 days ng conditioning namin, kumisan 30 days. Itong nilalaban namin sa World Slasher, umpisa itong Lunes, sa Araneta, naka-trend mga 30 days ito. Mas makita namin, mas malakas. Pag heavy ang work, mas mahaba ang pahinga. Pag kulang ang work, maiksi-iksi ang araw ng pahinga. Pwedeng dalawang araw, tatlong araw, isang araw, depende. No? Ngayon, so bago umpisa ng conditioning, pupurgahin din natin astig ang gamit namin. Sa commercial ng astig, nandun kami ni Robby, sinasabi ko, magmula sisiw hanggang araw ng laban, walang gulate. Totoo yun. At dati-dati nung hindi astig ang gamit namin, pag araw na ng laban, nakikita namin umiire, may lumalabas, maliliit, pinworms, kung ano. Ang ginawa na lang namin yung remedyo, binipitik-pitikan namin ang pellet, dinadamihan namin para huminahon yung bulate, hindi kagatin yung bituka. Pero yung manok, hindi 100%. Pero sa astig, tanggal lahat talaga. So, anim na linggong edad, pulbus muna, bastonero, ibigyan namin. Makalipas isang linggo, alpas na sa reins. Pagkatapos isa pang linggo, kalahati na nung astig. Bibilang kami ng 25 araw, isang buo ng astig tuwing 25 araw sa reins. Walang kabula-bulate. At maximize lahat yung sustansya ng pagkain, tanggap na tanggap ng katawan. Kaya ang gaganda ng sukat, ganda ang buto. Sa condition ng pagka-harvest na, minsan sa isang buwan. Medyo magastos, pero importante, kalusugan ng manok, panlaban yan eh. So, ganun ang ginagawa na namin. Ngayon, maliban doon, liliguan din natin para siguradong walang external parasite. Baka may hanit, may kuto, makaka-apekto. Zero mite ang gamit namin. And then, yung day one ng conditioning, alas 4:30 ng umaga, palalakarin namin sa Rueda. Dalawa na yung Rueda namin, nakita niyo yata kanina. Doon na rin ang pailaw namin. Nihira na yung paminsan-minsan na lang sa gabi yung pailaw. Ayaw namin masyado mapuyat yung mga manok. Pagkatapos ng palakad dyan, padali namin sa scratch box. Paligid ng Rueda, ayan, paikot yan. Scratch box, may balat ng mais. I-cha namin ng butil ng mais para kumaskas. Ang iniisayan natin dyan, hita at balakang. Paghingal, hinto na. Relax muna, tapos pasok ulit sa Rueda. Meron kaming ginagawang tinatawag naming short spar, isang palo awat. Ang distansya, isang kalahati nitong bloke ng tile, ganyan lang kalapit sa may bitaw, isang palo awat. Bakit?
Sa araw-araw namin ginagawa, nasasanay sila. Huwag siyang tatanga-tanga. Pag aanga-anga siya, tatamaan siya. Nagiging listo sila. Within hitting distance, alam na niya. Nagiging listo. Pag awat na ganoon, long spar naman ang susunod na isang palo awat. Tutok talaga, yung parang bibitawan, isang palo awat. Bakit? Natututo silang mag-focus. Pag inumang na ng ganyan, ayun na, focus na sila. So araw ng laban, basta tinutok na, alam na nila yon. At natututong umangat. Pagkatapos nun, pwedeng masayin ang konti sa dibdib, sa hita, para hindi masyadong tumigas ang kalamnan. Pag matigas, maiksi, mababa ang palo. Tapos yan, nadali na namin sa conditioning tri-pen. Diyan na rin papakainin, alas 7 ng umaga. Yung tauhan, magpapahinga rin. Ayan ang pagkain namin. 5 takal power optimizer, pellet yan ng Supremo. 1 takal fortifier, 32% protein. 4 na takal na conditioner grain. Binabad namin yung grains na yan sa gabi, papakain sa umaga. Sa hapon naman ang pakain, babad sa umaga. Para yung mga lumulutang inaalis namin, para may konting lumambot-lambot din yung katawan. Kung bakit tayo naglagay ng 1 takal na fortifier na pellet, kasi yung pag inaluan natin ng grains, bumababa yung antas ng protina. Kaya para umakyat ulit, ayan, 32% protein. Pag kukondisyonin natin, gusto natin mag-react yung muscle. Pagkain ng muscle, protina. So, kailangan nasa mga 19 to 20% ang protina. Tapos bibigyan namin ng ganito lang kalaking kamatis. Kwendang naman yan, moisture, may vitamin A ang kamatis para sa mata. Pero ang binibigyan na namin, yung tilata, galing sa Italy, sa supermarket, ang tatak Capri or Molinera. Kasi yun, pare-pareho, consistent ang pagkahinog ng kamatis. Yung saliwa, minsan hilaw-hilaw, minsan sobrang hinog. So iba-iba, kaya yun ang ilatang ginagamit namin. Pagkatapos nga yung isang malaking itlog, hard-boiled, pang-anin na manok, alisin namin yung pula. May taba yung pula. Tachap yun, lalagay sa taas ng pagkain. Tapos pingot, dalawa-tatlong daliri ng bee pollen na natural. Ang hirap dati humanap niyan. Sa meron Irog Maria, ewan ko kung nandyan pa yon, meron pa. Doon kami umu-order noon, napakalayo. Tapos yung kaibigan ko, tawag nila dito ay Chuck Norris, mestizo. Nandito siya, magbibitaw, mahilig magbitaw. Yun lang mahilig talaga niya, yung action magbibitaw. Siya na yung in-orderan ko. Pumupunta siya sa shop ng pangarera ng kabayo. Doon niya in-order at pinadadala sa akin. Pero ngayon, madami na. B&J, Progressive Poultry Supply, Pacific ang distributor. Hindi ito tableta, butil talaga. Granules, no? Kung isi-search ninyo sa internet, kung ano yung bee pollen, complete vitamins, minerals na may magnesium. Magnesium na katulong din sa panuna. Hanggang araw ng laban yan. Tapos isang kutsaritang yogurt sa taas ng pagkain. Pwedeng Nestle, supermarket, 7-Eleven, Pascual. Hanggang araw din ng laban yon. Tapos 0.5 B-complex ng B-max. Ng excellence, parang excellence ng Supremo. Sorry, sindorser din ako. Tapos tuwing tatlong araw, hindi naman sila kompetensya eh. Doon sa bagay na konti lang ngayon meron. Tuwing tatlong araw, promotor. Ang huling bigay, ang huling ineksyon ng 0.5, tatlong araw bago laban, 0.3. Tapos niya yung couplet naman ng promotor, tuwing tatlong araw. Ang huling bigay, tatlong araw bago laban. Meron din kaming hindi nasama dyan, tatlong patak ng secret weapon minerals.
And then may magnesium din yun. Hanggang araw din ang laban yun. Tapos, dalawa, tatlong araw bago laban, Goldplex KQ. KQ, kill quick. Tapang pa-alerto. Yan lang. Simple yan, pero nakikita namin mabisa. Kasi, palapit ng palapit yung araw ng laban, napupuna namin, pumupula yung gilid ng paa, namumula yung gilid. Gilid ng daliri, namumula, yung mukha pulang-pula, yung mata nangingintab. Balahibon, dulas-dulas. So, ayun. Hindi namin pinipinturahan. Yung iba, meron yata silang nilalagay na, ewan ko, red coat na tawag ko. Saka meron pang isang klase. Ewan ko kung bakit pang-pang-paalis yata ng kung ano, no? Pero sa amin, natural. Gusto kong makita talagang ganun. So, ayan. Susunod niya na pahinga na muna yung tauhan dahil pagka-almusal siya. Magalaw kami magtrabaho, medyo heavy ang work dahil yung araw, siguro 1970-1971, yung iba dito hindi pa tao, meron akong isang manok, sobra ang bigor. Ilagay siya sa flypen, galaw ng galaw. Lapas namin, itali namin, galaw din ang galaw. Tuwing iipuin ko, putok ang katawan. Tuwing bibitaw, umuusok. Sabi ko, ganitong gawin sa manok, hindi magalaw, gawa ng paraan, igalaw ng igalaw. Nagiging alerto, nagiging listo. Parang si Manny Pacquiao. Meron siyang programa kay Freddie Roach, yung kanyang coach. Inabot na niya yung programa, hinihinto na siya. Tinutuloy pa rin niya. Sobra pa dun. Anong resulta? 8th division world titles. Pinakasikat na boksingero. Sila ni Floyd Mayweather. Bilis, takas, nandun. Ganun din yung manok. So, ayun ang ginagawa namin. So, pagkatapos niya na kumain na at lahat, alas 9 ng umaga, uumpisa na uli. Kahit may putsi pa. Babakanti na, mahaba yan, madami kami niyan, 15 dito, 15 doon, bali 30 conditioning flypen. Nakita nyo kanina, maakyat. Iniinsayo natin dyan, yung pakpak. Bilis atas ng palo, dala ng pakpak. No? Babakanti namin yung tuwing pagitan, iitsa namin ang inahin. Eh may tabing na yero. Alam mo magkabila. Lilipad ngayon sila para madungaw. Doon sa iliparan, yung tuntungan, ganyan lang kalapad yun para magaling sila umasinta. Nasinta nila. Pagpingin na sa baba, pababa, nawala, aakyat na naman. Paulit-ulit, parang gago, ano? Hanggang sa magsasawa siya, relax na. Dati-dati, kung wala kayong ganyan, nung bata-bata ako, ako mismo, mahilig ako talaga, meron lamesa, lagyan ko ng cushion, balutan ko ng sako para humigpit. Fly to the board. Sa umpisa, malapit muna. Kasi pag nilayo agad, sa lupa pababa. Sasanayin muna natin araw-araw. Fly to the board, lilipad, ganun. Lipad, ganyan. Pabalik-balik. Pag medyo umahapo na, relax sandali. Flip naman, flip. Nakakapagod, mas nakakapagod sa tao. Itong ano yan, impact talaga, inaano natin, piniflip. Araw-araw dumadami, lumalakas kasi yung resistensya habang ginagawa. So padami ng padami. Eh sa dami ng inaanda, ang hirap, kaya ganyan na yung ginagawa namin ngayon. Pagkatapos niyan, ilalabas na namin yung mga manok. Sa harap niyan, may mga tipis, may carabao grass, cat's cup naman. Ayan, pakpak din yun. Yung mga kano, ang gagaling catch-cock, pinapakita sa akin pag bumibisita ako nung araw sa Amerika. Eh, tatangkad pa nila. Talagang pinalilipad nila. Sigurang ang tauhan nila, sila mismo, mahalang labor. Gumaganon. Kumapayong. Hindi yung ganyan-ganyan lang. Pinapaakyat talaga. Kailangan tama yung western ninyo dahil kung hindi, matututong yung muko. Ayaw natin yung muko, yung ano. So yun, paghingal, hinto na. Relax na naman. Pagkatapos nun,
pabalik sa conditioning flypen, lagyan namin ng limber pen sa harap, lagyan namin ng inahin. So yung tatlo sa harap, bubudbura namin ng butil ng mais, corn grits. May balat ng mais, nakita nyo kanina. Kakaskas sila ngayon, nililigawan yung babae. Magulo, magalaw, masaya, maingay. Ganun ng ganun. Kaskas ng kaskas hanggang sa mapagod, aalisin na namin yung babae. Siguro bandang pasado alas 11 na ng umaga, hinto naman, pahinga uli yung tao, mag-aanda ng pananghalian. Sa yung halo ng fly pen namin, yung garden soil, 50% ng garden soil, 50% brown river sand na binistay. Tapos sa umaga yan, binabasa ng konti para malamig sa loob. Gustong-gusto ng manok, lumublob. Kakarelax sa kanila, lumalabas yung natural oil ng malahibo ng mga pagwis nila, nangingintab, kakarelax. Para bang yung makikita niyo yung mga naka-alpas ng type native, nagsiga kayo, may abo doon, nandun yung mga sisim, lumulublog din. Gustong-gusto yung manok yan. Dust bat ang tawag ng mga tanok. Kaya doon sa unaan, sa kanto, lumalalim. Ganun sila nang ganun nakaka-relax. So, ayun na, nananghalian na, break naman. Susunod na work namin, alas 3 na ng hapon. Depende sa dami, alas 2:30, alas 3 ng hapon. Dadalhin uli sa may Rueda, scratch box ulit. Araw-araw, yun ang routine namin. Pero tuwing Martes ng umaga at Sabado ng hapon, may bitaw kami na may rating. Nilalagyan po, Martes ng umaga, bago ibitaw, maaga, bago pakainin, ibibitaw namin, lalagyan ko ng target weight, yung whiteboard, isang pinag-uusapan namin. Yun ang guide nung nagpapakain kung saan dadalhin yung timbang ng manok. No? Tuwing Martes ng umaga yun, dahil pag susunod ng Martes, minumwork na sila, bumubuka na yung manok, katawan ng manok, nag-iiba yung feel. So, ina-adjust din namin. Pero yun, may pasobra ng mga 50 gramo. Kasi yung pagka pinahinga na, drawing out of moisture, pababa. No? Kaya yung feel na yun, may allowance ng ganun. Yung mga kanunga, sobra pa eh. Kasi talagang sobrang gutom ang ginagawa nila. Tapos, base sa timbang nila, imamatch ko. Ibibitaw namin ngayon. Yung talagang bitaw, ganun din siguro ginagawa nyo. Bago magkadikitan, awat na, relax, tapos isasara. Base sa kilos ng bitaw, lalagyan ko ng rating. Sistema namin itong rating na ito. Pinakamataas na rating, A+. Hindi ganun kadami nag-A+. In between A+ and A, A tuntok. Tapos Sabado ng hapon, bitaw din na may rating. So yun ang para nakikita natin yung talagang sino yung mga consistent na alas na manok. Tapos niya na 8 na araw bago laban. Kung gusto nyong liguan, lublog ninyo, kailangan maaraw, huwag yung maulan. Nagkamali yung mga tauhan ko yung nakaraang taon na stag derby sa Pitmaster, ang gagaling ng mga manok. Niliguan, maulan, sumobrang lumambot ang katawan, mabigat sa ila, humigop ng moisture. So, wala, hindi kumilos ng maayos. Sayang yung pagod, sayang yung manok. So, discarte nyo yan. Yung mga kanok, hindi nagpapaligo. Pero dito sa atin, nakaka-relax ka nila, nakabigay din ng konting lambot ng katawan. Look lang, kung gusto nyo. Kasi kung meron kayong gagamitin pang tanggal ng hanip, baka may amoy yun na hindi ayon sa manok. Kung gusto nyo, look lang. Or shampoo, kung ano man ang gusto nyo gamitin. And then, pupurgahin na rin mga 8 na araw bago laban. Para sigurado, walang pulate. No? Pagkatapos yan, final selection, 6 na araw bago laban, final selection na.
hapon ang bitaw namin. So kung five star or five cocktail, di anim ang pipiliin, may isang reserva. Para sa ganun, kung may mag may magluko, may nagka-problema, hindi nagtuna, may kapalit. Kung sino yung anim na matataas ang rating na consistent, puro A tundok, minsan may A plus, sila yung papasok. Si Kurisan, may bitaw na mataas ang rating niya, may sunod na bitaw niya, medyo mababa, pag ganun-ganun, baka sa araw ng laban, pag ganun siya. Iba na yung alam natin, ganun siya talaga pagaling. Mahirap kasi tandaan, kaya yun, nalagay namin. Malamang yan, pang-anim, pang-pitong bitaw, yung final selection. Tapos niyan, yung unang pahinga, apat, limang araw, tinatali lang namin sa itamuhan, magkakalayo sila. Ang bali, freskong lugar, ang bali, exercise nila, scratch box sa umaga, scratch box sa hapon. Kung gusto niyong palakarin sa tanghali sa Rueda, may ilaw, okay din, napalaka din. Pero pag mahangin, ikukubli natin, titigas ang katawan, matutuyo. No, itatabi natin kasi sayang, matigas ang katawan. Para bang pagtakulan, may t-shirt tayong gustong gamitin, hindi natin mapatuyo, walang araw, umuulan. Ano ginagamit natin? Electric fan, tutuyo. Ganon din yung hangin sa manok, tutuyo sila. So yun ang ingatan natin. Tapos nag-uumpisa na rin kami mag-carbo load, unti-unti hanggang araw ng laban. Babawasan namin yung pellet, yung grains, dagdag ng crack corn. Crack corn ang aming carbo loading kasi sa lahat ng grains na pag-aralan ko yan at natutunan ko rin, mais ang pinakamataas ang enerhiya. So yun ang ginagamit namin. Pagdating ng tatlong araw, dalawang araw bago laban, sa gilid ng aming Rueda, meron kaming platform na may barandilla rin, doon na namin nilalagay. Nasa limber pen sila, may tabing na tela, wala nang nakikitang manok. At may radyo. Parang yung radyo na yon, kung sakaling mga maingay mga aso, nagtatahulan, may mga bata, hindi sila nagugulat dahil tuloy-tuloy lang yung radyo. Dito na rin yung umpisa yung tinatawag nating pointing. Ang pointing system namin, drawing out of moisture. Hindi pare-pareho ang trato sa manok, individual. So tinitignan na yung ipon, yung hipo. Kung matubig pa ng konti, may bigat sa ilalim, may konting nararamdaman kayo, at makikita nyo basa-basa ang ipon. Kokontrolin na yung inom niya. Pwedeng 5 dip, 4 dip sa tubig, 2 na. May manok naman na ayos lang, iniiwan namin yung inuman. So hindi pare-pareho. Pointing system namin, drawing out of moisture. Tapos niya na yung tinaas yung paa. Tinitignan din namin, tinuro ito sa akin, ng naging close sa akin na ano, si Badiman, taga Alabama, isa sa mga sikat na conditioner sa Amerika, naging kaibigan ko, nagiinuman kami isang gabi. Sabi niya, B-boy, para malaman mo kung kakat yung manok mo o hindi, itataas mo yung paa. Sabi ko, mababali, hindi, don't worry. Isang daliri, dalawang daliri, tataas yan. Ayaw mo nang, pag diretsyong ganyan, 100% yun. Sobra yun, baka ganun. Gusto niya 80-90. Pero pag 60%, 70%, pigil na, tight, ayaw na itaas, huwag mong ilaban, hindi yan kakat. Ah, talaga? Eh, nung pumunta na ako sa farm, para masiguro ko, pati tauhan ko, naghanap ako ng manok na gano'n. Ayaw na itaas, nasa 60 o 70 lang. Nagpaanap kami ng reject, tinarihan namin, palo nga ng palo. Para masiguro, nagpaanap ako isa pa na gano'n. Gano'n nga. Siguro mapapatay niya kung napilayan niya. No, nakasgasa niya, napilayan, bagsak, mapapatay niya. So yun ang ginagawa namin, tinataas ko. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan.
ito, kakat ito. Ayan, nasa 80-90. No? Pero pagka tinaas ng ganyan, pigil na. Ayan, tight. Pigil. Hanggang dyan, 60 o 70. Hirap na. Ayan, pigil na pigil. Ayan ang sinasabing tight. Subukan ninyo, dahil sinubukan namin yan. Tinataas natin ng ganyan. Hindi, ito, kakat to. Eh, bigay siya hanggang dito. Tapos yung pagmamasahe naman, ayan lang, ganyan. Kung gusto niyo ipatong yung isang paa sa mesa, yuko kayo. Tapos yung hita, pag ganyan lang. Pag ganun, para mag-lose na. Tapos kabila naman. Ngayon na, yung dito. Yan yung binanggit ko kanina, tinitignan natin yung ipod. Ayaw natin yung dalawa sa baba na mabasa. Malamang yun, may diarrhea, may bacteria. Malapsa ang palo ng manok. No? Pero may solusyon yan, tatlong araw, apat na araw bago laban, bigyan nyo ng hilaw na itlog, pati pula. May antibacteria yun, tinatawag na albumin. Pwedeng bumuo. Pag bumuo, hindi siya. Pero kung hindi, isang araw bago labang ganyan pa rin, i-out nyo na lang, magiging malata. Wala siya talagang parang tao rin. Ayaw natin yung nandito sa taas, kaliwa, na masyadong matigas, dry. Para bang pag binato nyo sa dingding, oing, matansik, no? Ang gusto natin yung doon sa kanan, sa taas, na natatampot, pag tinapo natin sa dingding, plak, dumidikit. Yun ang tamang ipot. So yun ang pag-control. And then, isang araw bago laban, kinukulong na namin sila. May bintana doon sa kanan para presko pa rin. Yung tela naman, hindi nakadikit. Malayo lang para wala lang silang makita na naglalaro, mga tao, anuman. Relax lang sila. Tapos may hygrometer kami, tinitignan namin yung temperatura at humidity. Dahil yung manok hindi nagsasalita, hindi sinasabi kung gusto pakiramdam ko. Mainit, naglalagkit ako, anuman. No? Ito natin titignan. Pero ngayon binago na namin yan, may bagong produkto na gawa ng Sumitomo, gawa ng Hapon. Sumitomo, isa sa pinakamalaking kumpanya sa Japan. Pinasok nila yung produkto nila, parang Oliset net ang tawag. Binabalutan yung, para hindi pumasok yung lamok. Parang screen hanggang ilalim. Pag dumapo yung lamok, pwedeng mamatay o mapaog. Hindi na magre-reproduce. Isipin ninyo na laban siya bukas. Sa farm, madaming lamok. At papahinga siya ng tutulog, pinuputaktik ng lamok. Hindi tama, di ba? Pinaghirapan natin. So yun ang ginagawa namin ngayon. Pag nandyan na, tuwing dalawang oras, nilalabas namin para tignan yung sistema niya. Pag nasa kondisyon, mabilis ang sistema, mabilis umipot. Importante sa araw ng laban, mabilis ang sistema. Pag bumagal ang sistema, hindi siya magiging sharp. Kung gusto natin maging sharp yung manok, kailangan mabilis ang sistema. Kaya ginagawa namin ang paraan, kung bumabagal, ginagawa namin ang paraan, bumilis. Mamaya, malalaman nyo. Dito na pahinga tuwing dalawang oras labas. Para yun. Pag nasa kondisyon, bibilis, ang ganda ng ipot, sunod-sunod. Pagdating ng tanghali, sasalatin namin yung butche. Ayaw namin may nasasalat pa. Ibig sabihin, mabagal-bagal ang sistema niya. Bibigyan namin ngayon yun ng yogurt para yun ay itulak. Tapos kada ora ang labas niya para humabol dun sa iba. Kasi alas 4 ng umaga, papakainin, gusto natin empty. Para bago mag-empty, alam din siguro ninyo ito, iipot ng brown, susundan uli ng pangalawang brown na ipot. Pagkatapos niya, pag nilabas uli, verde na may konting puti. Pagkatapos mo, puti na lang. Empty na siya.
So yun ang aming ginagawa. Biyahe na, no? Tapos ang pagbiyahe namin sa Sabungan, ang target namin, dumating sa Sabungan, alas 5:30 ng umaga. Para sa ganun, pag binabiyahe natin, madilim. Pag madilim, wala silang kakibukibo, tutulog lang. Pag binyahe natin ng maliwanag, magalaw, may stress. Pero binibigyan pa rin namin ng reload, anti-stress, para siguradong walang stress. Papatakan namin ng reload. Okay, nabanggit ko yung reload. May 5 taon na yata, o 4 na taon, 5 taon nakaraan, karoon kami ng seminar sa Naga. Yung isang buyer na naging kaibigan, mayor sa Libon Albay, si Mayor Di Coco, nandoon, nag-imbita. Doon na kayo mananghalian sa farm ko. Mag chicken talk tayo. Pakita ko sa iyo yung farm. Makita yung mga palahi ng palahi ko na ang galing sa inyo yung lahi, bloodline, at saka yung nakuha ko sa iba. O sige, maganda yan. So naglalakad kami sa farm niya. Sabi niya, alam mo dito eh, huwag mo lang sasabihin sa tukaan. Natanggal ko yung giri, lalo na sa mga stags. O, anong ginawa mo? Huwag mo sasabihin sa tukaan. O, hindi. Dito sa ganito sinasabi ko. Pinatakan ko ng reload, 2-3 oras bago laban, walang gumigiri. Naalala ko yung giri na yan, may laban din kami mga ganung taon na lumipas, may 5 taon, sa Pasay Cockpit, 5-star derby. Bihira na ako pumunta, nabalita, tinetext sa akin, yung unang 3 manok namin, gumiri sa kamatayan, lahat. Sabi ko, bakit? Tinawagan ko ngayon, yung handler. Sabi ko, kung wala ng bearing, out na tayo. Bakit ganyan sila? Hindi ko alam, sir, gumiri. Tapos yun, huli. Eh yung pang-4, pakastahin mo. May dala kaming inahintiri, malalaman yung anong role o papel ng inahin. Eh sir, hindi na pwede. Bakit hindi pwede? Limber na, lalaban na. Hindi bale, wala na mawawala sa atin. Pinakasta niya, nanalo. Yung pang-5, hindi ko na sinabi, kusang pinakasta rin niya, nanalo. Ngayon, pag naghahanda kayo, at dinipitaw niyo, umigiri, bigyan niyo ng babae, magiging macho sila. Hindi ba nag-hardening tayo? Pag nag-harvest tayo ng mga 5 months, 6 months old, para maging gumulang agad, nag-macho, sinasamaan natin ng babae. Ganun yun. Minsan nga, dumating ako na maaga sa farm, gusto ko malaman ilang beses kumasta yung katsaw. Nandung yung bata, sabi ko, wala kang ginagawa, pumunta ka sa breeding yard number 1, bilangin mo ilang beses kumasta. Padadala na lang kita ng panangalian mo ng sandwich. At pagkatapos, paglipas ng mga alas 4 ng hapon, tapos na, pumanika, bigyan kita ng tip. Yes sir, may malaki-laki na yung bata. Hindi na bata. Di bumaba siya. Pagdating ng pasado alas 4, pumanik, sabi niya, sir, tapos na. Oh, ilang beses? 12. Oh, ang dami. Sino sa inyong kaya 3? Kaya nila. Kaya huwag kayong mag-alala. No? Malamang nalingat pa yung batang yun, no? Nalingat. Kasi ang bilis eh, di ba? Baka na 15 o 16. So, ang hirap pag umigiri, yung focus mo, parang naglalaro eh, di ba? Ilalaban siya, patay. So yun ang... Sir, hindi kayo nakabawas yun, siyempre, kakasta na siya, tapos ibibito na, lalaban. Wala ang bawal niya. Wala. Kayang-kaya na, di ba? Nakaka-12, nakaka-15. Okay po yan, sir. Tayo siguro. Tignan mo, nung bata tayo, masukatikim tayo, di ba? Feeling natin, wow. Malaking lalaki, no? Ngayon, senior na tayo. Ganun. Kayang-kaya ng manok. At nagiging macho nga. Kaya natin yung hinahardening natin sila para maging ganun. Ang hirap ng gumigiri. Ngayon yung sa Sabungan sa Metro Manila, kadamihan aircon na.
mga kakaos aircon din. Pero pag sa labas, hindi pa. Kaya pipiliin natin yung kakaos na maayos. Mga 10 araw, 2 linggo, pinupuntahan ko sa tauhan ko. Pipiliin yung kakaos. Pinaghirapan natin ito. Ultimo na, araw na ng laban. Kailangan ginhawa sila. So ayaw natin ang kakaos na malapit sa CR. May amoy, may pangoy. Ayaw natin ang kakaos na madami nagpupulong-pulong ng mga tao na nag-iyosi o maingay. Ayaw natin ang kakaos na tinatamaan ng araw ng hapon. Matindi yung araw na yun. Ang gusto nating kakaos, may simoy ng hangin, nagpo-flow, para presko sila. Kung wala, kulog, magdala tayo ng electric fan. Yung folding natin, kung nandito, huwag naman natin idikit. Wala naman nakikita doon. Luwagan natin, huwag natin lagyan ng tela. Tapos yung dito lang sa harap yung tela para pag nagli-limber yung tauhan, naglalakad, di sila mabubulabog. Yung electric fan, doon naman ang tama, naka-angle lang na paganyan, para yung hangin umikot, para presko sila. Pinaghirapan natin, kailangan ginhawa yung mga manok. Ang tamang hipo ng manok, sa araw ng laban, ayaw natin malinit ang dibdib. Gusto natin malamig ang paa. Pag mainit, pag may baldi kayo na may tubig, ibabad ninyo. Pag mainit, hindi maganda ang pakiramdam nila. Malamig. At yung dibdib, hindi mainit. No? So pagdating sa sabungan, alas 5 ng umaga, huwag ka agad ilabas sa kotse ng naka-aircon. Ayusin muna yung kakaos, ilatag yung mating, ayusin on yung aircon. Pag presko na, tsaka ilalabas. Kasi pag nilabas agad natin, yung sasakyan umaandar, baka mabugaan pa ng usok, hindi natin alam kung anong apekto sa kanila. Lahat ng maliliit na bagay, pinupunan na natin, iniisip natin na maging ginhawa yung manok. Baka mainit o mataas ang humidity o ano man, makakahigo-higop sila. So pag ayos na, yun na, dadalhin na doon. Pag nilabas sa karton, ang bibilis ng pag-iipot, pag nakakondisyon, mabuo, magaganda. Binabantayan na natin sila mag-empty. Hinihintay natin mag-brown, susundan ang pangalawang brown, berte na may konting puti, tapos puti na lang, para pag pinakain natin ng alas 7 ng umaga, empty na sila. Ngayon, merong mapagal-bagal, lalabas namin yung inahin. Palalakad. Magwawala lahat yan. Kalawan lahat. Ang gulo. Aalisin namin yan. Para gumalaw yung sistema, para umipot. Yun ang papel ng inahin. Pag gumalaw, ayan, kagalaw ang sistema, iipot. Pag empty na, papakainin na. Kung lalaban ng alas 12, alauna ng hapon, 5 gramo lang papakain namin. 10% ng pellet, 90% ng corn grits na hindi na crack corn yung maspino para mabilis tunawin. 1 kutsaritang yogurt, bee pollen, patak ng secret weapon. Yun lang. Pahinga lang kasi. At saka yung drawing out na. Walang tubig. Hindi ko sinasabi yung nagpapainom ay mali. Ito yung aming sistema. Drawing out talaga ang gusto namin. Yung iba nagpapainom, okay din naman. Nasa sa inyo yung tingnan nyo, subukan nyo. Tapos, paglalaban na ng hapon, alas 3, alas 4, ayan, 10 gramo, 12 gramo, pag alas 5, alas 6, alas 7, 15 gramo, pataas doon, 20 gramo, hanggang 25 lang ang pakain namin. Yung hapon, bago laban kinabukasan, 20 gramos lang pala ang pakain namin. O, pinakamalaking-laki manok, 25 gramos. So, pag ano na, kaya sa target weight,
may allowance na mga 50 grams na i-draw out. Pagdating sa sabungan nun, minsan bumababa na ng 10-15 grams. Sa araw ng laban, meron pang nababawas na 20-25 grams. Kaya pa, moisture lang din ang inaalis. Sa hapon, hindi na kami nagpapakain. Pwera lang kung lalaban ng alauna, alas dos, alas tres ng umaga. Parang yung alas 4 ng hapon, parang umaga uli yun. Yun na konti din ang ipapakain. Tapos yan, tuwing 2 oras, nilalabas namin para gumalaw ang sistema, para umikot. Pagdating ng tanghali, nasalatin uli namin yung putsi. Pag may nasasalat, bibigyan ng konting yogurt para yun ay tulap. At kada ora na yung labas sa kanya para humabol. Masyado kaming particular sa sistema ng manok sa araw ng laban. Kailangan mabilis ang sistema para maging sharp. Tapos, alas 2, alas 3 ng hapon, pipitik-pitikan din namin ang pellet na hatiin namin. Para yung manok, ito yung pellet, masaya siya, nakakatuka. Psychological din, nakakatuka siya. At yung tuyong pellet na yon, tuyo, pwedeng pag inipot niya yun, hihigupin pa yung moisture sa loob. Yun ang aming pointing system. Tapos niya, pag sinabing firebird limber na, dalawa yung mating namin. Yung isa may balat ng mais, yung kabila, mating lang. Doon muna sa may mating. Tinitingnan natin yung itim ng mata. Pagkatulog pa, maliit yun. Unti-unting lalaki yung itim ng mata. Pag malaki na yung itim ng mata, dilat na yung gising na yun. Lilipat namin siya doon sa kabila. May balat ng mais. Tuturoy namin ng maliliit. Maliliit lang yung pellet. Iitsa namin doon. Kakaskas yun. Ang ganda ng kaskas. Ang talas ng mata. Ang liit lang. Nakikita niya. Tapos ang saya-saya. Ang ganda ng kaskas. Gising na ang manok. So balik ulit siya doon sa may mating. Pinapakiramdaman lang natin siya. Pag nakakita ng panuka, ang gusto nating tsura niya, hindi siya magalaw, nakaganon lang. Pero ang tingin niya, doon sa hawak na manok, pagganon. Ayaw nating nilabas kang manok, hindi pinapansin, hanapanap ng matutuka, gutom na gutom, hindi tama. Mawawala yung focus sa laban. Malamang sumukod o pagdating sa pagbinitawan sa lupa, titingin. Pero yung sharp yung manok, patayo, ganyan. Tapos yung katawan, buka, may konting lambot, hindi mabigat sa ilalim. Yung nga, madulas ang balahibo, hindi mainit ang dibdib, malamig ang paa. Yun ang nasa ayos. Pag sinabing firebird, sari na, yung inahin at yung panuka, pagsasamahin, re-raping yun. Makikita niya, magwawala siya. Aalisin agad namin. Ang ideya lang namin doon, blood circulation. Para yung dugo niya. Para siguradong gising na gising na gising. Tapos noon, dadali na sa tarian, tatarian na ni Robby. Pagkatapos tarian, kadalasan, naka-aircon, aircon yung tari room. Huwag natin ilalabas. Kung pwedeng, kung pumapayag sila doon lang, pero ibababa natin yung manok, huwag yung matagal na hawak-hawak, baka mamalay. O nakadikit sa katawan, mainit ang katawan natin, iinit din yung manok. Relax lang siya, ibababa natin. Kung bawal, at hindi maganda yung mainit o mataas ang moisture, tubig sa airing, parang naglalagkit tayo, ipapalik uli natin sa top house, may runner na lang pag sinabing, papasok na, tsaka lang pagulin. Para ginhawa lang siya. Yung maliliit na bagay na yun, minsan may apekto sa kanila. So yun na. Pagpasok sa ruweda, gusto natin lumakad yung manok. No? Sa kanto muna siya ibababa. Yung may hawak na panuka, medyo nakalalay lang, hindi ko minsan nakikita ko, pagpasok pa lang, wala nang ginawa yung may hawak ng panuka, ganyan na kagad ng ganyan, yung parang ilong-talilong na, gano'n na.
Gusto natin yung manok makalakad, makaunat. At yung pwesto ng may hawak, ng handler, hindi dito sa gilid, bakit pumunta sa kalaban, dito sa ilumayo, sa gitna, bandang pagitna, para pagkaganyan, gaganyanin niya. Gusto natin na nakakalakad siya, nakarelax siya, nakaunat, nakikita niya yung ruweda, alam niyang ruweda yun. Alam na niya na malamang lalaban siya, makakalaban siya. At sa araw-araw natin pinapractice. Ang ganda ng lakad nun. Mga ganun. Taas ang ulo, parang prinsipe. Relax na siya. Alam niya yung ruweda. Pagka asado na, eating na, Metro Manila, mabilis, tatlong minuto lang. Sa Davao nga, sa Tagum, isang minuto, no? Grabe. Para makauwi yung mga mananabong, makauwi ng maaga. So inaagahan, nakasyam 10 laban isang oras. Para hindi magalit si misis, hindi puyat, may trabaho kinabukasan. No? Pag hitting yan, dahil nasa ayos siya, pag tutok pa lang, namumulok na, pag kinahit ang lakas ng batak, so konting ganyan lang, nandun na siya. Huwag na natin patagalin. Medyo i-pressure na natin yung kalaban. Lamang na tayo. No? Yung kalaban, baka ma-pressure, magmadali. Pero hindi, yung iba, manhit na, wala siyang pakialam. Yung manok ang iisipin niya. Pero yung atin nandun na, yung pan may pawak na panawa, huwag laalis. Kaabang lang. Pre-pressure na. Lahat ng bagay, nakakalamang tayo sa loob ng ruweda, gawin natin, huwag lang pandadaya. Importante lahat ng maliliit na bagay. Nasa araw ng Davao, kailan yung 2 years ago, 3 years ago? Lumabang kami araw ng Davao, malakasan, ang gaganda ng mga manok. Nanunood ako, may manok nga, pinasok, ang ganda, namumulok agad, ang lakas ng hata. Ang tagal-tagal ng hitting, humingal tayo. Meron dumating naman na susunod isang laban, 1.1 million ang pusta ng boss niya. Yung bibitawan na, gandang manok, iritsa pa pakaliwa, sumubsob. Eh yung kalaban listo, gano'n niya, pagpasok, pagsubsob niya, pag gano'n niya, papak, patay, 1.1 million sa ko gago. Hindi mo pinaghirapan lahat, mali yung gagawin. Ang tamang pagbibitaw, huwag natin ibabagsak. Unless nang gumagan, napapaganon sila. O baka makapakampay yung tare. Mababa, huwag natin ibabagsak. At una tayong maglatag sa lupa. Isipin nyo kung paano malalamangan yung manok natin na nasa lupa na. At pre-practice natin siya. Alam na niya ang focus niya nasa kalaban na. Una tayo. Hindi ka malalamangan. Tapos ito, practice ninyo, ito mga 70%. Kung ito yung gitna, i-side ninyo. Huwag niyong babaliin, side niyo yung manok. At huwag lang niya ilalayo. Pag nilayo ng kalaban, wala tayong magagawa. Pero kung hindi niya ilayo, binabati niya ng ayos-ayos ang distansya, gumalaw, galaw sila, ang lakad niya pa ganyan. Dahil dito siya sa side, ito yung gitna. Papaganoon, yung tari niya nasa labas. Pag may ganyanan sila, ayun, hindi nakaganyan. Mga 70%. Subukan nyo, practicein nyo. Kami, pakanan. Kasi lalakad siya ng paganyan. So yung tari niya nandito sa labas. Ganyan. Hindi nakaganyan at trasado. So, sa right ka? Paganyan, sa right. Tapo ba? Huwag ibabagsak, delikado, pwedeng gumanon. Yun lang, maliliit na tips. Pero malaking bagay, kuya. Mga 70% pag pinapractice nyo, tingnan nyo ilang beses na gano'n ang mangyayari. Kung nakasharp yung manok, andun yung timing. Pag iintayin niya talaga, kahit 2 taon lang edad niya, kahit magulang yun, basta sharp siya. 1, 2, wasak o patay ang kalaban. Ganun kabibilis.
pag nasa ayos, ang sarap ng pakiramdam. Pero kailangan, kuya, palagi practicein. Oh, yung kanina, binanggit ko, nasa libro din yun. Ang lakad ni Robby yan, pagka ganun yung puro panalo ng bibilis, parang lumalakad sa ulap. Pag matalunan lang, ano po? Slow motion. In 2018, Wurtz-Lasser 1, dalawang entry lang pinasok namin. Parehong pumasok sa finals. Yung pangalo, yung isang entry wala pang talo, pangwalong laban, two-time winner na puti. Inipit sa taas, pinalo up sa baba. Sabi ko kay Robby, katabi ko siya, tapos na, hindi siya kumikibo. Pagkaryo, pinipinis niya, tapos kinaryo. Bigla yung amin yung namatay, tumupa yung kalaban, patay na, hindi ko nakita yung... Ang malo kasi pag tinamaan, mamadali rin kung ang lugaran lang yung amin, hindi ukol. Yung pang-siyam namin na laban, nanalo. Sumunod yung kay Patrick Antonio, panayin siya. Pero pag natalo, walo din po, champion din kami. Yung isang entry namin, pawalo. Sabi ko pa, hey, pag-asa. Ang ganda ng kalaban ng kay Patrick, kay Congressman Claude Bautista, imported na Talisayan. Ang daming pinapalo. Labas na yung bitukan ng kay Patrick, sabi ko, ayos na rin po, champion. Mamaya-maya nung kinakaryo, pareho lang hindi tumuka. Tabla. Gumanon si Patrick, 8 and a half, solo niya. Hindi ukol eh, ganun talaga ang sabong. Eh pag yung manok natin, maganda, sharp, mananalo, pataas ang pusta. Hindi naman bomba-bomba na dublado-dublado. Maximize your winning streak. Pag tinamaan, huwag iinit ang tenga, paurong. Baka hindi na sharp, baka hindi na swerte. Hindi tayo masasaktan. Mag-enjoy na, ma-enjoy natin ito. Walang umaman sa sugal. Hindi ito padamihan. Konti lang alaga pero magagaling lahat. Masarap alagaan yung alam ninyong alas yung mga manok. Pag, ang dami nga pero ang dami naman ganun lang o bulok. Alisin na lang, i-dispatcha. Mapipilitan pa kayong ilaban. Ilang ang talo, ang dami na magagaling na manok. No? So, yan lang. Ang imaman sa sugal. Kuya, bakit si Atong Kuya? Bakit na wala tapong pagpusta? 26 million. Eh, 1 billion ang nililito niya sa isang taon eh. Laro talaga sa kanya, sugarol talaga yung tao eh. Ganun ba laki kinikita ng tao? Kasi napanggit niya ng kaibigan niya, kaibigan ko rin. Sugal talaga. Sa ako, nag-i-start pa na rin mag-breeding. Dahil ko na nag-i-breeding. Ay, natanong mo. Gapper mo, babae. Nung nagsimula ka, siguro nagsimula ka rin sa lalaki. Ano ang pagkakaiba ng lalaki sa babae? Mas magkakaiba yung kami niya? Okay, ang tanong ni Mr. Tito, teka Las Vegas siya, na balikbayan na gusto na niya mag-retiro dito. Kung bakit daw babae ang ginamit kong red. Ngayon, may doktor na aral, naging bisita namin, sinabi ni D-Boy kung bakit ang babae magaling gumamit ng kamay ng daliri nila, artistic sila, dalawang parte ng utak nila ang ginagamit nila. Tayo mga lalaki, isa lang. Kaya yung babae, multitasking, kung isang may kausap, may ginagawa, may kausap, kaya nila yun, dalawang parte ng utak nila. Tapos yun, nakita ko si Robby pag may... Pag Pasko na mag-decorate, magaling siyang gumamit artistic yung kamay niya, daliri niya. Gusto niya yung ginagawa niya. Magaang yung kamay niya. Wala pa kaming, wala pang gumalaw. Wala. Pero importante yung bakal. Nagpapagawa kami sa Cebu. Kasi dito sa Metro Manila, pinapalitan. Pag nakita nilang primera klase yung bakal, isang pinapalitan. Doon sa Cebu, honest yung... Sino yan? Eh, Alan? Dating pulisya. Anes, nakita namin. Doon, kanti na dadala namin yung bakal. Ang binibili namin bakal galing Germany, Japan, or Italy. Meron ngayong pumasok na matinding klase. Gustong gawing endorser din si Robby. Aliman, may dalawang kasama pumunta sa farm bago lang. Nagtatanong-tanong kung paano. Ayan, suot niya, oh.
Ayan yung tatak ko. Kamstal. Germany. Special yung bakal talaga. Hindi na ito yung... Tapos sa linis, disinfect, importante. Ang murang disinfectant, Sonrox. 10 takal ng tubig, 1 takal ng Sonrox. Mura. Linis ng inuman, kainan. Yung ipot na tumulong. Lilinisin nyo araw-araw, alisin yung ipot. Lagay nyo sa bags. Doon nyo itapon sa basurahan. Sprayan din niyo ng halo ng Sonrox sa tubig. Tapos huwag niyong iwan na kabukas, gumagapang yung bakterya, balutin ninyo. Pag puno na, ilabas. Yung pagkain tumatapon sa lupa, aalisin din ninyo yan, lilinisin ninyo. Kasi kung hindi, naiwan sa gilid-gilid ng damo o anuman, nahamugan, nabasa, nahamugan, makalipas silang araw, nagkaamag, tinuka ng manok, may sakit na yung manok, iipot na ng puti. Doon may Q&A tayo tapos lapon. Magbigay lang ako isang joke, pampagising na. Iksi lang naman ito. No? May 2 magkaibigan na nakatayo sa kanto. Anong magawa? May tumatawid na Chinaman. Ang lakad, ganyan. Pare-pare, tignan mo kung lumakad. Bakit kaya? Hindi, siguro bagong tuli yan. Hindi, baka may almoranas. Magpustahan tayo. Sige. Nung malapit na yung Chinaman, ganyan. Walang galang na ho, nagkakatuwa lang kami, huwag kayo magagalit. Kung bakit ganyan kayo lumakad, sabi ng kaibigan ko, bagong tuli kayo, ako naman, baka may almoranas kayo. Uminto siya. Siya, mali. Ikaw, mali. Ako, mali rin. Kala ko, utot lang pala, tayo na. Ayun lang. Maraming salamat sa inyo.